Yo, kamusta mga chong? Kahit noon pa pala ay talagang palaaway na itong si Jan Amores. Kahit sa ligang labas mga chong, nakikipagbakbakan ng away itong si Mr. John. Halina timayin na natin to, baka imayin pa ng iba. Pampa good vibes muna mga chong. Oh, shit! Special oh, credits kay Sniper 8TV para sa video na ito. Ito ay video ni Mr. Amores kung saan siya ay naglalaro sa ligang labas. At hindi na naman napigilan ang sarili, inilabas na naman si Hook. May nakaaway na naman mga chong. Sa simpleng play na ito, napagsalaksak niya ng bola at may nakabanggaan lamang ng konti. Eh talagang nagkadikitan na agad ang dalawang players. Isa nga dito si Jan Amores. Hindi ito tinigilan ni Mr. Amores mga chong. At talagang dinikitan niya ang kalaban. At tila ang forma pa nga nito papunta sa kalaban niya ay mananapak. Buti na lamang nga hindi natuloy ang binabalak nitong si Amores. Kaso yan o kitang-kita gusto pang bumalik. Buti na lang naawat ng kalaban. Ayan o mga chong, re-resback na naman sana. Kitang-kitang susugudin dapat niya eh. Parang katulad nung ginawa niya sa St. Benilde, kaso yun natuloy talaga. Heto naawat nung kalaban. At napil niya rin siguro yung mga tao sinisigawan siya. Kaya napigil ang kanyang pagsugod. Ulitin natin sa una mga chong, panoodin niyo kung ano ang nangyari. Makikita dito mga chong sa ligang labas pa lang ay talagang mainitin ang ulo nitong si Mr. Jan Amores. Walang anger management mga chong. Mahirap na kalaro ito pag nakalaro mo pala sa basketball. Kung ganito ang ugali niya ay dapat wag na itong pabalikin sa iba't ibang liga dito sa Pinas. Opinyon ko lamang mga chong. Kasi mahirap ang ganyang ugali. Lalo na basketball ang laro mo talagang nakakasakitan dyan. Bukod pa ay may mind games na tinatawag. Na kapag nadala ka at napikon ka ay talong-talo ka. Dapat magpakonsulta itong si Jan Amores mga chong. Para nang sa ganun ay mapix naman niya ang kanyang anger management. Sa mga batang mahilig sa basketball dyan, lesson learned na ito sa inyo, wag niyong gagayahin itong si Mr. Amores. Maging turo sana ito sa mga kabataan nating manlalaro ng basketball.